online work, email chat support eh. Doon tayo nagsimula, di ba? Email chat support, okay din siya. Kaya lang, ang nakakaantok, parang paulit-ulit. Sinabi mo, oo. Hindi masyadong ma-action. Doon kami galing ni Admin John, si Admin John Mendoza, yung nagsimula na itong group. Doon kami nanggaling sa support. Chat-chat kami, ganyan-ganyan, email-email na mga, ano, mga customers. Yan. Yes. So, email and chat support, okay siya. Kasi doon ako nag-start, parang, I started, kasi dumating ako sa point na ayoko nang maligo na madaling araw. Ayoko nang pumasok sa call center. So, nag-resign ako. Pero bago ako mag-resign, nag-establish muna ako na ito dapat yung quota ko dito sa work na to. Tapos, ito yung kailangan ma-reach ko. Kailangan maka 7,000 ako per cut-off para bayad yung renta, bayad yung kuryente, bayad yung internet. Mali ilang taon, ma'am, bago ka nag-decide na mag-stay at home? Full-time? Mag-full-time? Mm-mm. 1 year. Parang 8 years ako sa call center, pero 1 year doon. 8 years? My God, 8 years. 8 years ako. Mm. Account manager ako noon sa sa isang call center sa Alabang. Tapos ayaw ko na lang pumasok. Parang kakapagod Hagarda na. Ubos na ang lakas mo. Yung mga agent na pala absent, ang sakit talaga sa ulo. Mm. Tapos, 8 years. Pero before nun, parang I'd say mga 7 or 8 months na ako dito sa email and chat. Mm-hmm. Tapos, nung nakita ko na meron naman talagang possibility, at saka yung cousin ko, nag-start siya, maghapon naka-aircon si Ben. Sabi ko, ay, sosyalo naman. Kano sinasama? Taray! Ginawa ko full-time yung work na yon. Mm-hmm. Tapos, nag-apply din ako as VA sa MOD, my outdesk. Oh, yeah. Oh. Yun. Meron pa nun ngayon. Alam talaga ko. Ba? Nakikita ko pa siya. Meron ba ditong taga my outdesk? Meron ba dito sa mga viewers na nakadaan na sa my outdesk? Maganda yung training nila before. Mm. Kaya lang may mga negative feedback na ngayon. So, hindi ako sure kung ano nangyayari sa kanila. And if there's one thing na I can remember about my outdesk is that they're client-focused. So, pag hindi ka bet ng ng client mo, VA tayo noon, nag-work ako ng chat and email support and then freelance sa Odesk. Upwork na siya ngayon. Okay, madali-dali lang maghanap ng trabaho sa Odesk. Hindi kagaya ngayon, you have to buy connects, yung ganyan. Mm-hmm. Ang laki ng cut nila, parang 20% kada yes, sweldo. Yes, for the first $500, 20%. Tapos, 10% and then 5%. Ang laki ng cut nila. However, I'd still recommend Upwork para dun sa mga, alam mo yung palaban ng skill set. Kung confident ka sa skill set mo, go. At alam mong may pupuntahan ka, sige, pili ka na. Mura lang naman yung connects. Parang, mura lang. Affordable siya. kasi alam mo naman, ang mga moms natin, ayaw nilang gagastos ng, alam mo, di ba? Kasi kaya nila gustong mag-online kasi para sila kumita. Tapos, hindi nila pupuhunanan yung connects na they will go for the free. Ang sinasabi ko, hi, Kersey. Ang pagtatrabaho sa bahay, consider it as a business. Yung mister ko nagsabi sa akin noon, when you work from home, consider it as a business. Mamumuhunan. Yes, kailangan mo mamuhunan. Mamuhunan ka ng device. Mamuhunan ka ng lahat. Computer, internet, kuryente. Yun na lang tatlo na yun eh. Gumastos ka na rin lang naman, sagadin mo na. Kagandahan nga ngayon, meron ng home credit. Yes, Ipunapan mo natin, wala. No, talaga magtsatsaga ka sa pinakalumang computer. Yung mabagal na. Gumastos lang ng Skype ay 15 minutes, di ba? Yes. Buting time pala nga, abutin ka na ng 1 minuto yata yun. Sa mga internet, kumusta naman yung internet? Mayabang ka na pag naka 2 Mbps ka noon. Correct. Yung time na yun. Oo. Kaya guys, sobrang privilege nyo, sobrang swerte. Itong panahon na to ng mga napapasok ng VA, sobrang ganda ng oportunidad sa inyo. Mataas na internet specs, mataas na specs mataas ng rate. Device, mataas na rate. Ma'am, yung pasok mo, para lang din sa kapakanan ng ating mga viewers, how much ang bigayan?
Yung kauna-unahan mo, yung start ay, mo. Ay, kauna-unahan kong work sa Upwork ay $5 for 200 page likes. Doon ako nag-start na pag-aralan ang social media marketing. Yun yung kauna-unahan kong na-master na skill. Wow, anong taon yun? 2012, 13, ganyan. Later? 2010. Oh, 2010. Part-time gig siya. First gig ko siya sa Odesk, Upwork. Hi, Mary Grace. Hi. It took me, parang 3 days to get 200 likes wow. sa Facebook page. Oo. Oh, oh. $5. Organic tapos, yun. Organic yung ginagawa. Oh, gosh. Targeted na siya. So, pinag-aralan. Kaya nga sabi ko, you learn and then you earn. Pinag-aralan yes, ko yes. paano siyang, paano yung social media marketing. Noong unang panahon yun. Ngayon, once in a while, magbabasa lang ako ng books or mga online PDFs na provided sa kung saan-saan or mga pinafollow ko na bloggers. Pinapanood ko lang sila. Para lang updated yung knowledge ko, hindi yung basta-basta lang. Oo, hindi stagnant lang kung ano yung alam mo, dun ka na lang natenga. Yes. Kasi ever-changing siya, pati algorithm ng Facebook. Ng FB, true! Diyos ko. Ang hirap niya. For example, dati I get sa Instagram, I get about 500 to 1,000 likes. Nung nagbago sila ng algorithm, ang hirap makaten, ha? Pero ito lang, tsaga lang. Tsaka nagpo-post naman kasi ako, yung sa blog ko, ang purpose niya is yung, kasi ang dami kong kaibigan na nagtatanong, paano ba yung work mo? So, nag-start ako maggawa, nagawa ko ng website, nagpo-post ako dun kung paano. Para pag may nagtanong, kasi medyo tamad tayong araw-araw nagtuturo sa kung sino-sino, edi, yes. Tsaga, oh, ayan. Ah, ito na lang, tapos ito lang, yun na lang. Doon, yung talagang interesado o yung nakikichika lang. Kasi pagka-interesado ang tao, makikita mo talaga yung perseverance. Nandun. Mm-mm. Determination. Sa, ano, mm-hmm. Siguro 50% ng mga tinuruan ko from 2013 and 14. Ano na sila ngayon? Thriving na sila. Para mas mayaman pa nga sinabek sa akin. Kasi sila paano? Patur-tur lang sila bago mag-COVID. Oh, taray, nakakatuwa yung ganun, di ba? Na, naipasa mo sa mga kasi nung time na mag-start aspiring. Wala namang kasi nagtuturo talaga. Wala pa halos Facebook. Wala! Ako nga, hindi ko nga alam kung paano ako nag-end up dito. Hindi ko na naintindihan. Kung paano. From RadTech, naging ganito na. Naging VA freelancer na ako. Diba? Ang kung gusto talagang matuto ng tao, pag-aaralan talaga. Ito pala, for those, I'm not so sure if, ano, pero kung may nanonood na may call center experience. Meron, marami yan, ma. Yung mga gustong mag-apply or matry lang mag-apply, hindi naman ako nangangako na matatanggap lahat. They can actually check. Nag-post ako sa group niya, no? Yes, nakita ko. Ramping up. Pwede silang, lagay ko na lang siguro sa comment section mamaya yung ano, yung application, yung link. Oo, yung link ulit. Try sila kasi ang dami kong co-work na nagko-call center, hanggang ngayon nandun sila. Tapos nung mag-pandemic, mag-ECQ, sa bahay sila pinagtrabaho. Oo. Ngayon bigla silang napaisip na, "Uy, ito pala yung ginagawa ng work from home." Sabi ko, "Exactly." Tapos yun, ang daming nagtatanong. So sabi ko, sige, magpo-post ako ulit pag may hiring kami. Eh, feeling ko yung isang team na hinahandle ko ngayon is mag-expand siya, like, in the next couple of weeks. So kung gusto nyo masubukan kung paano yung application process, ha, hindi na yung mismong work. Kung gusto nyo makita kung paano yung pag-apply ng work from home, ilalagay ko sa comment section mga kaya. Para matry yan, guys! Just to show you in details what I'm gonna do with ShopBack. I already earned 2,280 and then we have an available balance of 472.89. I chose the option e-wallet transfer and then I added my PayPal right here by clicking on add e-wallet. Now once you've added your PayPal account there, it will say not verified, so you have to go to your email. You'll find this email. It says verify your details. When you click on view details, it will automatically say that you have successfully verified.
your payment details. So from here, we just put the amount that's available, 42.89. We click on withdraw, submit request. Says takes 3 to 5 working days for us to receive it. If you guys love to shop, I recommend trying ShopBack. There is also an app on your phone wherein before you go to the actual shopping site, you just need to click on the ShopBack app and then it'll lead you to the shopping site, because you can actually earn. Imagine I earned 2,753.08 already out of shopping from September to December. So in just a short span of time, I was able to earn this much. Imagine how much you can earn from for a year. I would say you can earn as much as 4,000 to 5,000 extra. Eh, hindi naman natin maiiwasan na bumili online because there are a lot of stuff online na ang mura-mura. If you guys want to join ShopBack, let me put a link at the description box below where you can download and sign up for the app. Try it out, okay? Try it out. Seriously, some serious cashback money on here.